Ipinasara na muna ang clinic kung saan sumailalim sa tatlong cosmetic procedure ang isang babaeng negosyante. Si Seiya sa atin pa kung pwede nga bang magsagawa ng operasyon ang clinic. Saksi si Emil Sumangi. Tatlong medical procedure ang ginawa kay Cheryl Anabe Saturnino sa operating table na ito bago siya pumanaw nitong linggo. Inulila ng 29 anyos na single parent ang kanyang unika iha, ang operating table at iba pang operating room. Kuha ng inspeksyonin ng mga taga Mandaluyong City Hall, Health Department at Department of Health ang Icon Clinic. Tatlong procedure na lumalabas na accordingly, marami nagsasabi ng mga doktor na dapat isa-isa lang, hindi dapat pagsabayin. So, lahat yun, i-consider natin yun. Bakit pinilit niyang upirahin yung anak kung hindi kakayanin ang katawan ng aking anak? Pwede naman po kung kaya ng pasyente. Kasi bago naman kami mag-opera, is meron kami sinasabing CP clearance. Hindi naman kita operahan nang walang CP clearance. So, ibig sabihin, pag nagbigay ang doktor ng CP clearance, tutuloy ko yung operasyon sa'yo. Para malinaw kung ano ang mga reklamong dapat isampa at sino-sino ang dapat ihabla, hinihintay ng mga investigador ang resulta ng histopathology examination. Lahat ng mga tissue sa loob ng katawan, mga organs tissue sa loob ng katawan ng biktima ay kukuha silang sample para ma-determine kung ano talaga yung cause of death niyang tao. Mas masuso ito na pag-aaral. Pinagpapaliwanag na rin ng binuong Special Investigation Task Group Cheryl ang dalawang doktor at tatlong staff na may papel sa pag-opera sa biktima. Humingi naman ang mga abogado ng ilan sa kanila ng 5 araw para makapagsumite ng affidavit. Kabilang din sa mga iniimbestigahan. Po, pwede talaga silang mag-operate po doon sa clinic po na yun. Baka po may paglabag po ng permit nila doon sa ginawa nilang mga procedure. Ipinasara na rin muna ang Icon Plastic Surgery and Dermatology Clinic kahit regular na nagbabayad ng buwis at rehistrado o classified bilang isang medical clinic. Kulang daw kasi ito ng requirements para makapag-operate. Hinahanap po namin dito yung tinatawag na parang ambulatory surgical services. Yun po ay may kaukulang permit po sa DOH. Questionable rin, ayon sa Mandaluyong City Hall, ang iba pang papeles ng medical clinic. Dalawa po yung ginawa nilang company, yung managed care at saka yung Icon. Actually, ang nakalagay doon is managed care ang nakakuha sila ng permit. Pero ang nagpapatakbo ng clinic is yung Icon. Yung Icon. So medyo may problema po doon. Una nang sinabi ng abogado ng Icon Clinic na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Ako, si Emil Sumangil, ang inyong saksi.